kwento ng kababalaghan, kasindak-sindak at karinarimar sa mga kwento ng mga multo, pag-ibig aswang, mga kukulam, mga paparang kaluluwang ligaw at mga maligno at mga kwento ng mga engkanto. Iba sa kakaiba. Nakakakaba. Mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Pero nakatingin sila. Mga hindi may palinganag ng pangkaraniwang kalaman. Kaya tayo napaglalaruan. Aswang sa Batangas. Ang panimula ng pagbabalik. Isinulat ni Giovanni Pido ang manlakbay na manunulat. Isinatinig ni Casper ng Aswang Stories. Taong 1963, nag-aaral ako noon sa pangalawang baitang sa isang pampublikong paaralan sa isang baryo sa Talisay, Batangas, kung saan ay araw-araw namin iyong nilalakad ng kapatid kong si Minerva kahit malayo ito sa aming baryo. Alas 4:30 pa lamang ng madaling araw ay nagigising na kaming dalawang magkapatid para magrasyo ng pandesal at puto sa aming mga kapitbahay. At pagsapit ng alas 5:30 ng madaling araw ay tutulong naman sa gawaing bahay. At pagkatapos naming magluto ay tsaka kami gagayak at kakain. At pagkatapos naming kumain ay maglalakad pa kami ng malayo papunta sa aming eskwelahan. Dahil bata pa lamang kami ay iniwan na kami ng aming mga magulang, kung kaya't si Lolo Beltran na lamang ang mag-isang tumataguyod sa amin. Salat kami sa salapi at hikahos sa pamumuhay ang kinikita lamang ni Lolo Beltran sa pagiging albularyo ang siyang bumubuhay sa aming magkapatid. Kaya hindi maiiwasan minsan sa aming mababang paaralan natuksohin kami ng mga kapwa naming mag-aaral na patay gutom at hampas lupa dahil madudungis ang itsura ng mga paa naming magkapatid. Dahil minsan ay pumapasok lamang kami ng nakayapak o kaya ay nakapaa dahil wala kaming pambili ng tsinelas noon. Dahilan para pagtawanan kaming magkapatid at kung hamakin kami ay ganon-ganon na lamang. May pagkakataon pang pinagtutulungan kaming magkapatid pero hindi kami lumalaban sa kanila. Kaya naman madalas kaming umuuwing umiiyak at sasabihin ko na lamang sa kanya na hayaan mo na sila, darating din ang araw na makakaalis din tayo sa lugar na ito. Isang pabulong na salita na punong-puno ng pangarap at emosyon. Ang maliit na kinikita namin sa pagrarasyon ng pandesal at ang kinikita ni Lolo ay sapat lamang sa aming pang-araw-araw na pagkain at kung minsan ay kapos pa. Kaya naman ang mga uniforme at mga kwaderno namin ay talagang ginapang pa ni Lolo Beltran sa kanyang pagiging isang albularyo. Minsan, naitanong ko sa Lolo kung bakit siya naging isang albularyo. At ang tugon lamang nito sa akin ay, panahon apo ang tumutulak sa akin para maging isa akong albularyo.
Napaisip ako sa katagang binitawan ni Lolo at ang katagang iyon ang binaon ko sa aming eskwelahan. Wala man akong baon na pagkain pero ang katagang binibitawan ng aking Lolo ang nagbibigay lakas sa akin para pumasok sa araw-araw at di ko alintana ang kanilang panghahamak sa amin ng kapatid kong si Minerva. Alam kong darating din ang araw na ang isang katulad ko ay hahangaan sa baryong ito. Isang umaga, nagulat kaming lahat ng mga kaklase namin sa isang balitang mahirap paniwalaan dahil namatay ang aming teacher na si Ginang Dilapas. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nalaglag ang bata sa sinapupunan nito at nakita na lamang sa kanyang higaan na may maliit na butas ang kanyang tiyan. Maraming haka-haka na aswang raw ang may kagagawan sa pagkamatay ni Ma'am Dilapas. Pero wala namang matibay na ebidensya. Kaya naman, isang chismis lamang ang lahat at hanggang sa naging usap-usapan ito sa iba pang mga katabing baryo. At ang pinanghihinalaan nila ay isang babaeng dayuhan sa kabilang baryo. Dahil mula daw nang dumating ito, ay palagi nang may naririnig na tik-tik sa tuwing pagsapit ng gabi at sa tuwing kabilugan ng buwan. Subalit sinarado ng punong barangay ang kaso tungkol sa sabi-sabing aswang dahil wala naman daw aswang. Ayon sa kanila, isa lamang itong pananakot sa mga kabataan hanggang sa nabaon na lamang sa limot ang lahat at hindi na napag-usapan pa ang pagkamatay ng nagdadalang tao na Mingguro. Hanggang sa nagmistula na itong isang saradong libro na hindi na kailanman binuklat at binasa. Sa eskwela naman, panay ang puri ng bago naming teacher sa mga estudyante doon tulad nila Miguel at Leonora na talaga namang kilala ang pamilya nila sa aming lugar. Kaya naman tinatanong nito ang kaklase naming si Miguel ng anong gusto mo maging paglaki mo? Wika ng bago naming teacher. Gusto ko po maging isang piloto, saad ng kaklase kong si Miguel. Agad namang napangiti ang aming guro, sabay sabing napakahusay mong bata ka. Ani nito sa kaklase namin. Sige mga anak, bibigyan ko na lamang kayo ng takdang aralin. Gusto kong iguhit ninyo ang inyong mga pangarap sa pamamagitan ng lapis at papel. At bukas ay titingnan ko kung sino ang maganda ang takdang aralin. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Halos sabay-sabay naming gante sa sinabi ng bagong teacher. Kinabukasan, isa-isang sinori ng bago naming teacher ang mga larawang iginuhit namin at agad naming tinawag si Leonora at sabay tanong. Bakit mo naman, Iha, iginuhit ang mga bagay na pangmedisina? Nakangiting tanong ng bago naming teacher at agad namang sumagot ang kaklase kong si Leonora. Gusto ko po, ma'am, tumulong sa mga may sakit. At nakangiti naman ang bagong teacher namin at sabay sabing magaling ka, Iha, magaling. At muling tinignan ang nasa larawan at biglang napakunot noo ito at biglang sumalubong ang kanyang dalawang kilay. Sino si Rex? Medyo mataas ang boses na napatanong nito. Ako po, ma'am. Sagot kong may halong kaba at pangamba. At bakit mo naman naisipang iguhit ang kabundukan at kapatagan? Bakit? Gusto mong maging isang bundok at maging isang kapatagan paglaki mo? At ano pa itong nakikita kong kalabaw, baboy at isda na nasa larawan? Nako naman,
Gusto mo bang maging isang hayop paglaki mo? Ang kaninang nagsalubong ang kilay, ngayon ay nakataas na ang mga ito at may halong gigil sa kanyang mga mata. Natakot ako sa malakas na boses ni Ma'am. Kaya naman ang hina ang loob ko. Pero sinagot ko pa rin si Ma'am nang may katapatan. Ang sabi ko ay, iyan po kasi ang pangarap ng aking lolo, ang magkaroon ng sariling lupa. Dahil may lupa kaming sakahan noon, sabi ni lolo sa amin, kaya lang buhat ng nasangla ito ay hindi na naibalik sa amin. Ang kabundukan naman po ay gusto kong magtanim ng mga punong kahoy para maiwasan ang pagbaha dito po sa lugar natin. At gusto ko rin pong umakyat sa mga masusukal na mga kagubatan katulad ng mga kabundukan dito sa Pilipinas. At ang mga hayop naman po ma'am sa larawan ay gusto ko pong mag-alaga ng maraming hayop para sa aming bukirin at magkaroon ng sariling palaisdaan para doon ako mamingwit ng uulamin. Tapat at may paninindigan na sagot ko sa tanong ni ma'am na may halong kaba sa dibdib. Agad naman itong nagsalita na, ang linaw ng sinabi ko, ang sabi ko, iguhit nyo kung anong gusto nyong maging paglaki nyo. Ang sabi ko, iguhit ninyo kung anong gusto nyong maging paglaki nyo. Hindi isang uri ng pangarap na nangangarap ng gising o isang panaginip. At ang pangarap mo ay huwag mong ihalin tulad sa pangarap ng lolo mo. Dahil hindi mo kasalanan kung bakit siya naging tamad noon. At ito ang itatak mo sa kukote mo. Ang isang hampas lupa kung mangangarap ka lamang ng walang ginagawa ay mananatili kang hampas lupa. Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit hampas lupa pa rin kayo ngayon. Oo, kayo ng lolo mo. Dahil po imposible ang pangarap ninyo. Ulitin mo yan. At ang iguguhit mo ay iyong makatotohanan, hindi isang likhang isip lang na walang basehan. Bukas, kailangan ay makatotohanan na yan. Kung hindi ay humanda ka sa akin bukas. Ibabalik kita sa kinder pag matigas ang ulo mo. Galit na wika ng masungit na guro sa akin. At nanlomo ako habang naglalakad pauwi sa lugar namin. Hindi ako mapakali. Natila ba alumpihit ang nararamdaman ko at di mapalagay. Habang ignuguhit ko muli ang aking takdang aralin, ay hindi maiiwasan na mapatulo ang mga luha ko. Dahil iyon at iyon pa rin talaga ang kusang iginuguhit ng aking mga kamay. Hanggang sa napansin ako ni Lolo at nagtatakang nagtanong ito. Oh, bakit ka umiiyak? May bayaran na naman ba sa paaralan ninyo? Anito, at agad naman akong sumagot sa mababang boses na, wala po lo, may ginuguhit lamang po ako. Wika ko kay Lolo, at agad naman itong gumanti ng katagang. Kaya ayusin mo ang pag-aaral mo, para nang sa ganun ay matupad mo ang mga pangarap mo. Sabi nito sa akin, at nagtanong naman ako ng, lo, masama po ba ang maging isang mayaman paglaki? Ang magkaroon ng sariling lupang sinasakahan? Ang magkaroon ng mga alagang hayop? At ang makapaglakbay sa kapundukan ng ating lupang sinasakupan? Pinapaguhit po kasi kami ng aming bagong teacher at nang makita niya ang guhit ko ay pinaulit niya ito sa akin at sinabi pa niya na ang hampas lupa ay mananatiling hampas lupa. Kung mangarap lamang ng mga katulad ng ganito sa larawang iginuguhit ko at wala daw itong basihan. Sumbong ko kay Lolo noon na naluluha na. At agad naman itong sumagot na,
Abay, hindi apo ko. Maling-mali ang sinabi ng bago ninyong guro. Dahil ang pangarap ng mga batang katulad ninyo ay nasa loob ng inyong mga damdamin at sa loob ng inyong pagkatao. Kaya wala siyang karapatan na baguhin ang mga ito. Dahil iba-iba ang katangian ng mga tao. Kung ang mga daliri na natin ay hindi pantay-pantay, ang mga tao pa kaya? At higit sa lahat, walang sinumang guro ang makakapagsabi sa hinaharap at hindi trabaho ng isang guro na husgahan ang kanyang estudyante. Huwag mong baguhin ang iyong iginuhit, apo. Bagkus ay ipaglaban mo ang iyong pangarap at karapatan. Kailangan na patunayan mo sa guro na iyon na mali ang kanyang mga pananaw sa inyong mga kabataan. At kapag hindi niya tinanggap iyang takdang aralin mo, ako mismo ang makikipag-usap sa kanya. Kinabukasan, ako agad ang tinanong ng teacher namin tungkol sa aming takdang aralin at gusto niya raw makita ang pagbabago sa aking takdang aralin. Pero nagalit ito nang makitang wala akong binago sa iginuhit kong larawan. Bagkus ay nadadagdagan pa ang mga hayop at mga puno sa larawan. Umuusok ang ilong nitong lumalapit sa akin at ang sabi ay, "Dahil matigas ang ulo mong bata ka, huwag kang papasok dito hanggat hindi mo dinadala dito ang iyong mga magulang." Saad ng teacher naming pinanlakihan ako ng mata. Agad naman akong nagsalita na, "Ma'am, ang bawat isa sa atin ay may karapatan kung maging ano tayo paglaki natin. At huwag niyo pong pigilan iyon dahil ang ako ay ako at ikaw ay ikaw. Magkakaiba po tayo, ma'am, ng adhikain dito sa mundo." Pagkasabi kong iyon ay isang malakas na sigaw ang sinabi ng teacher namin. "Labas! Labas! Hampas lupa kang patay! Gutom ka! Labas!" Gaya ng dati, umuwi akong nanlulumo sa mga naganap sa aming mababang paaralan at sinabi ko sa sarili ko, kung ganito ang lahat ng guro ay, ayaw ko nang mag-aral pa. Pagkarating ko sa bahay ay, agad kong isinalaysay kay Lolo ang lahat ng mga pangyayari. Mula sa umpisa hanggang sa nangyari kanina at nagsabi itong, "Hindi, apo. Kailangan mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Babalik tayo doon. At kailangang makausap ko yung maestra mong iyan." May mga ngit-ngit na ngiping, sabi ni Lolo. Habang binabaybay namin ang daan patungong eskwelahan ay paulit-ulit niyang sinasabi na ipaglaban ko ang karapatan ko bilang isang malayang mamamayang Pilipino at kailangang respetuhin ng aking maestra ang pagpapahayag ko ng sarili kong pananaw. Pagdating namin ni Lolo sa eskwelahan ay para itong natuklaw ng ahas sa kanyang nakita. Napansin kong ganun din ang pagkagulat ng teacher kong masungit na para bang nag-slow motion ang lahat ng pangyayari sa kanilang dalawa. Saglit lang na nagkakatitigan silang dalawa pero may malalim na kahulugan. Isang saglit lamang pero tila ba'y napakatagal ng tingin ng iyon mula sa kanilang dalawa. Sa nakita ni Lolo ay agad kaming tumalikod at hinila ako agad pauwi sa amin. Nagtataka ako sa mga nangyayari dahil kanina lamang ay may halong gigil itong pumunta sa aming eskwelahan. Pero ngayon ay punong-puno ng palaisipan at pag-aalinlangan ang mababanaag sa mukha ni Lolo.
Kung ano man ang dahilan ay, tiyak akong silang dalawa lamang ang nakakaalam. Pagkarating sa bahay ay, agad nitong sinabi na, "Mula ngayon, huwag na kayong pumasok sa eskwelahang iyon. Naiintindihan mo ba? Ako na ang bahalang magsabi sa kapatid mong si Minerva. Mamaya pagbalik niya." Sa narinig ay agad akong nagtanong na, "Bakit pulo? Ano po ba ang problema?" Inosenteng tanong ko sa kanya. Agad naman itong sumagot na, "Wala nang maraming tanong, basta huwag na kayong pumasok doon. Maghahanap tayo ng ibang baryo. Kung kinakailangan na lumipat tayo sa baryo ng San Guillermo, ay gagawin natin para makaiwas sa mga taong sisira sa mga pananaw ninyo sa buhay." Lumipas ang mga araw, linggo, buwan at taon, ay tuluyan na kaming namuhay ng mapayapa sa liblib na baryo ng San Guillermo. At dito namin hinubog ang aming buhay kabataan hanggang sa lumipas na ang maraming taon. At dito na kami ni Lolo tinuruan kung papaano maging isang magsasaka. Tinuruan din ako sa panghihilot at sa panggagamot sa may mga bati at usog. Natuto din ako kung papaano magpinta at humawak ng barel. Maganda ang naging takbo ng buhay namin dito sa San Guillermo hanggang sa nakakuha kami ng kapatid kong si Minerva ng Batangas Provincial Scholar at nakatapos ako ng vocational sa Agriculture at Fine Arts Technical Vocational Course. Pero nagbabalak pa rin akong mag-aral ng pagiging isang sundalo at mag-training sa Camp Teksyon bilang Scout Ranger. Pero sa ngayon ay, masaya akong nagtatrabaho sa isang painting industry. At nang dahil sa trabaho kong ito, ay kaya nakabili kami ng lupa na siya namang sinasaka ngayon ni Lolo Beltran sa aming probinsya habang nanggagamot bilang isang albularyo. Bago ako nagbitiw sa aking trabaho bilang isang pintor, ay gumawa muna ako ng mga obra maestra tungkol sa mga anyong lupa tulad ng bundok, talampas, borol at kapatagan. Sa kadahilan ng may mga mag-aaral na bibisita at titingin sa aking mga likha mula sa iba't ibang probinsya. Kaya naman, ang mga paborito kong mga magagandang tanawin ang aking ipininta para naman malaman ng mga batang estudyante kung gaano kaganda ang ating bansang Pilipinas pagdating sa mga anyong lupa sa pamamagitan ng isang sining o art. Kaya naman noong taong 1980 ay binisita ang mga obra maestra ko ng mga nagpe-field trip na mga estudyante at tanging mga salitang, "Wow, napakaganda, napakahusay, napakagaling." Ang tanging komento na narinig kong mula sa mga kabataan. Idagdag pa dito ang mga pagkamangha na mababanaag sa kanilang mga mukha. Sa di kalayuan ay may naaaninag akong isang may katandaang babae na familiar sa akin ang mukha. Agad ko itong nilapitan at tinanong na, "Ma'am, kumusta na po kayo? Matagal na rin pong panahon na hindi tayo nagkita." "Uwi ka ako kay ma'am." At nagulat ito ng aking batiin at tila bang pilit nitong inaalala kung saan niya ako nakita. At ako na mismo ang nagpakilala kay ma'am nang hindi nito maalala kung saan niya ako nakita. At ang sabi ko sa kanya ay, "Ma'am, naalala niyo po ba ako? Ako ang estudyante ninyo dati sa Talisay, doon sa Batangas na pinapaguhit ninyo ng aming mga pangarap." "Wika ko kay ma'am." At nagulat ito dahil hindi siya makapaniwala na ako mismo ang may gawa ng mga larawang
nakadikit sa pader ng kwartong iyon. Sabay sabing, "Hindi ako makapaniwala sa mga magagandang paintings na ginawa mo, Iyo. At nagkamali ako noon na pinigilan kita sa iyong mga pangarap. At talaga namang kahanga-hanga at nakakamangha ang mga larawang iginuhit mo." Saad ng aking guro at nahihiya kong sinabi na, "Salamat, ma'am. Sa katunayan nga, dahil sa mga paintings na iyan, kaya nagkaroon kami ng sariling lupa na siyang sinasakan ni Lolo ngayon. At nag-aalaga na rin kami ng sarili naming mga hayop. At may maliit na palaisdaan doon sa ating probinsya. Wika ko kay ma'am." Kamusta na nga pala ang Lolo Beltran mo? Tanong ni ma'am na may halong pag-aalala ang boses. At medyo nagulat ako sa tanong na iyon. Dahil bakit alam ni ma'am ang pangalan ni Lolo Beltran? Sinagot ko naman si ma'am na, "Mabuti naman po siya, ma'am. Nga pala, paano niyo po pala nalaman ang pangalan ni Lolo? At bakit po pala noong araw na nagkita kayo, 17 anyos na ang nakakaraan ay parang nagulat kayo sa isa't isa?" Diretsyang tanong ko sa dati kong guro. Nagulat ito sa tanong ko, pero mababa na ag sa itsura nito. Nainteresado ito sa tanong ko at agad na sumagot nang, "Dahil na itanong mo na rin naman ang bagay na iyan, ay sasabihin ko na ang nakaraan sa amin ng iyong Lolo Beltran. Mahigit kumulang 40 anyos nang nakakaraan nang iukit ng iyong lolo ang aming pangalan sa puno ng Nara, doon sa malapit sa ilog, tanda ng aming pag-iibigan. Tandang-tanda ko pa ng araw na iyon, nang bigyan niya ako ng singsing at nangakong magpapakasal kami. Pero habang lumalakad ang panahon ay nagbabago ang iyong lolo, hanggang sa hindi na siya nagparamdam sa akin. At ang pag-iibigang iyon ay nauwi sa pagkasuklam nang malaman kong nakabuntis siya ng ibang babae. Sa nabalitaan ko, parang sinaksak ang puso ko noon, kaya tinanggap ko na ang pamana ng aking ina, kung ano man ang pamanang iyon, ay huwag mo nang alamin. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan nang hindi nagpakita pa ang iyong lolo, at ang mga nakaukit na lamang na letra sa puno ng Nara ang tanging piping saksi sa aming pagmamahalan, na kahit lumipas ng mahabang panahon ay nanatiling nakaukit pa rin ang mga pangalan namin sa punong iyon. Pero ang sinabi ng iyong lolo sa akin ay lumipas sa taglaho sa kawalan ng walang dahilan." Sabi nito sa akin na halos tumulo na ang luha habang sinasalaysay sa mahinang boses. Naputol na lamang ang pagsasalaysay ni ma'am nang bumusina ang boss na sinasakyan nila. Hudyat na tapos na ang oras ng pagtingin ng aking exhibit. At muli akong nagpaalam kay ma'am, at nagpaalam din siya sa akin kasama ang kanyang mga estudyante na hangang-hanga sa mga larawang iginuhit ko. "Siya ang gusto kong maging paglaki ko," sambit pa ng isang bata habang nakaturo sa akin. At habang naglalakad palayo ay naririnig ko pa ang sinasabi sa kanila ni ma'am tungkol sa akin noong bata pa ako sa kanyang mga estudyante, habang sinusundan ko sila ng tingin papalayo at papasakay ng kanilang service na bus. At bago pa man umalis ang bus ay kumaway ang mga lula nito sa akin, at ginantihan ko rin ng kaway at matamis na ngiti ang mga ito bago pa itong tuluyang lumisan. Mabilis na lumipas ang 4 na taon mula ng pangyayaring iyon, kaya nagpa siya akong magbalik sa aming probinsya pagkatapos ng matinding training
sa pagiging isang sundalo. Taong 1984, araw ng pagbabalik sa maganda naming lugar, sa rehiyon ng Calabar Zone, ay nagbakasyon kami ng kasintahan kong si Cheris sa magandang lalawigan ng Batangas. At habang nasa biyahe ay, nabanggit ko sa kanya na matagal-tagal na rin kaming hindi nagkita ng Lolo Beltran ko. O tanyag sa bansag na Ka Beltran. Dahil isa si Lolo sa mga bantog na albularyo doon sa aming lugar, sa isang maliit na munisipalidad ng Talisay, at ang panggagamot sa may mga kapansanan ang tanging naging pangunahing hanap buhay ni Lolo Beltran bago kami nakabili ng sariling lupa upang sakahan. Doon sa malayong liblib na baryo ng San Guillermo, kung saan doon din kami naninirahan noong araw ng kabataan namin kasama ng kapatid kong babaeng si Minerva na isa na ring teacher ngayon. At mula na maging teacher na ito ay palagi rin itong abala sa kanyang trabaho, kaya nagsabi ito sa amin na Pasko na lamang sila magbabakasyon ng kanyang asawang security guard sa isang pribadong kumpanya. Dahil bukod sa abala siya sa pagtuturo, abala din ang mister nito sa kanyang trabaho. Mahigit 4 na taon din ang huli kaming magkita ni Lolo Beltran at ni Ate Minerva. Dahil mula nang naghiwalay ang mga magulang namin, ay iyon din ang dahilan ng pagkakawatak-watak namin. Kaya mula noon ay sinabi ko sa sarili ko na kapag nakapagtapos na ako sa pag-aaral, ay sisikapin kong mabuong muli ang pamilya namin kahit kami na lang. Nang kapatid kong si Minerva at si Lolo Beltran ay sapat na. Itutuloy bukas sa pagbabalik ng Aswang sa Batangas.